What's up mga kabakal? For today's video ay ipapakita ko sa inyo yung procedure ng pagkuha ng qualification card from 1G to 4G, flat to overhead. So ayan yung school. So dito ako magte-testing sa LAC ABTB, sa LASAR, sa ABTB. So ito yung itsura ng loob niya. Ayan yung cutting. Acetylene yung gamit nila. Ang importante ay may sarili kang PPE at ilang mga gamit like welding mask, chipping hammer, steel brush at metro. At dito naman minimill yung backing plate at dyan yung bending. First step ay imi-meeting muna kayo dyan kung ano yung procedure at ano yung mga pwede at hindi pwedeng gawin sa loob ng shop. So umpisa na natin. FCOW nga palang gamit ko dito. Ito yung aking setting, 27 volts at 374 wire speed para sa 1G. Sa mga previous videos ko, na-discuss ko na doon yung mga start and stop. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na lang siya. Importante na sundin natin kung saan tayo titigil. Sasabihin nyo ng instructor. Importante mag-testing muna tayo kung tama yung setting natin ng voltage. At iset natin yung stopper. Dapat may stopper tayo para hindi tayo lumagpas kung saan tayo pinapatigil. Kasi pag lumagpas tayo doon, scrap na yon. At may isa lang tayong retake na pwede. At kapag bumagsak ka pa doon, maghihintay ka pa uli ng 3 buwan bago mag-retake. Ang technique dito sa flat, mga kabakal, kailangang mataas yung voltahe natin para talagang tagos yung penetration. Para lang nung iniwang ka nung ex mo, tagos na tagos talaga. Baliw! Usually, pumupunta talaga ang CWB instructor sa company namin. Kaya lang, bakasyon kasi ako nung time na yon, kaya hindi ako nakapag-renew. So kapag renewal kasi, isang plate lang dapat yung titirahin. Kaya lang lumagpas na kasi sa expiry date yung card ko at lumagpas na ng 3 months. Kaya kailangan uli nating tumira ng 4 na testing plate. Kuha kayo ng popcorn kasi mahaba-haba itong video na ito. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung procedure niya. From 1G to 4G. 3/8 inches stick plate with backing plate. So dyan, tapos na yung ating first pass. Tumigil tayo kung saan tayo pinatitigil. At syempre, linisin natin siya ng mabuti bago natin ipakita dun sa instructor. Pag flat position, pwede mo pa siyang galawin, pwede mo siyang ipakita, dalhin dun sa instructor. Pero pagdating sa horizontal, vertical, at overhead, once na naitak mo na siya, hindi mo na siya pwedeng galawin. At tatawagin mo na lang yung instructor para ipakita sa kanya yung kung saan ka tumigil. So ipakita ko lang sa inyo kung saan ako tumigil. Kung makikita nyo, may arrow na ginuhit yung instructor. Dyan tayo titigil. Then after nyan, ipakita natin siya sa instructor. Okay na, okay. So pag nag-okay na, i-continue na natin siya. At kung napansin nyo yung plate kanina, yung isa may bevel at yung isa naman ay wala. Doon tayo nag-umpisa sa walang bevel. So doon lagi ang start natin. So pag na-continue na natin, same procedure din dun sa kabila. May lugar na titigilan tayo at ipapakita ulit natin sa kanya bago tayo magpatuloy. Kailangan ba talaga nitong qualification card nito? Yes, kasi may company na gusto ng kliyente ay mga certified welders yung mga welders nila. Meron din naman na hindi nagre-required. So ito na yung itsura ng first root pass ko. Kung makita niyo yung start, malayo yung umpisa niya at malayo din yung katapusan. Sa pangalawang root pass naman, pwede kayo sa kahit aling side mag-umpisa. Pwede dun sa mahaba, pwede dun sa maigsi. Pero ang recommend ko dun sa mas mahaba para mas uminit lalo yung plate nyo. Basta ang importante ay tumigil tayo dun sa araw kung saan tayo pinapatigil. Sa pangalawang root pass nyo, pwede nyo siyang isag-off dun sa unang root pass. Pwede din namang hindi. Kung hindi nyo siya isasag-off, dapat ay mag-iiwan kayo ng at least 1/8 na gap para dun sa pangatlong root pass. Pagsasag-offin niya yung pangalawa at pangatlong root pass. Pero ako personally, mas prefer ko yung pagsag-open yung pangalawang root pass doon sa unang root pass. Nasa sa inyo yan, depende sa inyong preference. So habang nag-welding tayo ay maikwento ko na rin yung aking welding journey sa inyo. So ako ay nag-aral ng ISMAW NC2 or Shielded Metal Arc Welding way back 2009. So hindi ako nag-GMAW, hindi ako nag-FCOW at hindi rin ako nag-GTAW. Pero hindi naman sa pagmamayabang sa inyo ay alam ko yung ibang mga process na yan. At hindi pwedeng hindi nyo yan matututunan along the way, lalo na kung willing kayong matuto. Kasi ako, every time na may ma-encounter akong bagong welding process sa workplace ko, nagpapaturo talaga ako.
Ito na yung pangalawang root pass natin. Tumigil tayo kung saan tayo pinapatigil. At linisin lang natin to. Ipakita natin sa instructor bago tayo magpatuloy. Another tip dito mga kabakal, mas maganda may tweezers kayo katulad nito para pangsungkit dun sa slugs kapag tumigil tayo. Kasi minsan may mga naiiwan talagang maliliit na slug sa dugsungan. Pero sa akin, ang gamit ko dyan ay filler wire na stainless na pinatulis ko lang. Ipakita lang natin to sa instructor bago tayo mag-proceed. So ayan, pwede na daw tayo mag-proceed hanggang capping. At huwag natin kalimutan laging mag-dry run bago tayo mag-welding. Dry run, ibig sabihin, iti-check natin yung umpisa hanggang dulo ng hinang. Magkukunwari tayo na nagwe-welding na tayo pero hindi natin ipepress yung trigger. Doon ay malalaman natin kung may babanggaan ba yung ating welding torch. Nang sa ganun ay makasigurado tayo na tuwid yung ating hinang. And at the same time ay mahanap natin yung ating komportabling posisyon ng paghihinang. Yung setting ng fill pass naman natin dito ay parehas lang nung sa root pass. Doon na lang tayo magbababa sa capping mamaya. So ayun, after ko mag-test da, may nagpasok sa akin sa Keppel, Batangas bilang welder. Hindi ako nagtagal kasi laging delay ang sahod at under kasi kami ng contractor. Kaya nag-resign ka agad ako, isang buwan lang at nag-apply ako sa Laguna. So ayun, tapos na ang ating root pass. Pwede na tayong mag-fill pass. Nung nakapaglago na ako, ang unang company na nakapagtrabaho ko bilang welder ay Imasen Philippines under San Roque Human Resources. Tuwang-tuwa ako noon kasi nga wala akong alam sa MIG welding. MIG welding ang trade test pero nakalusot pa rin ako kahit butas-butas yung trade test ko. Japanese company siya at gawaan siya ng mga car seat adjuster and recliner. So kung hindi nyo alam kung ano yon, alam nyo yung mga upuan ng sasakyan. Di ba nag-adjust siya back and forth and then nagre-recline siya palikod, paharap. Yun ang ginagawa namin doon. So yun, doon ako nasang mag-MIG welding at naka-isang taon din ako doon. Balik tayo dito sa ating tinitira. So dito sa FCAW, puro dragging technique lang tayo. Puro hila lang tayo. Bihira tayong nagwe-wave dito sa FCAW. Then after ko sa Imasen, sunod-sunod na yan dyan sa Laguna. Pauli-uli na ako dyan sa Santa Rosa, sa Cabuyao, sa Calamba. Sa Santa Rosa ako nagtagal sa Technopark. Galing ako sa San Logistics, sa Emerson, sa Eptech at MPC. Dyan ako natutong mag-TIG welding bago naman ako makapag-Japan. Kung susumahin ko, nasa 2 years mahigit din yung experience ko sa lokal bago ako nakapag-abroad. Last company ko sa Technopark, MPC, Middleby, Philippines. Nakalimang buwan ako doon. Way back 2013 bago ako nakapag-Japan. Then sa Japan, 3 taon ako straight as trainee. Kung matatanong nyo, sa foundation ako nakaalis papuntang Japan. Ang pangalan niya, AAA or Advanced Ability Assistance. Diyan naman yan sa Barangay Pulong Santa Cruz sa Santa Rosa, Laguna. Unang apply ko yon at sa unang salang sa akin sa selection ay selected kaagad ako. So para dun sa mga baguhang welder, kung gusto nyo mag-apply doon, operational pa rin naman siya. So Japan, maganda din ang Japan. Ngayon, maganda na rin yung sahuran doon. Di katulad dun sa amin, mababa pa ang bigayan. So ito na yung itsura niya after ng 2 pasada. Yan yung ating fill pass. And after nyan ay pwede na tayo mag-capping. So dito, pwede na tayo magbaba ng voltahe. Ako personally, ito yung setting na ginamit ko para hindi siya mag-undercut kasi sobrang init na niyan ang plate sa time na yan. Simple lang ang rule sa capping, 1/8 inch ang maximum ng reinforcement. Kailangan uniform yung ating layer at no undercut kasi i-gagrind natin yan mamaya. Ipa-flat natin yung capping natin bago i-bend. So dahil sa SMAW NC2 certificate ko, nakarating ako ng Japan. Hindi ko inaakala na makakarating ako sa Japan kasi ang nasa isip ko kasi noon, yung bang mga entertainer lang yung nakakapunta sa Japan. Pero kahit lalaki pala ay pwede ding makarating. Hindi po ako college graduate, NC2 certificate lang yung hawak ko with 2 years mahigit na experience sa lokal. Yun lang ang baon ko papuntang Japan. At syempre yung passport, ba? Hindi tayo makakalusot niyan sa immigration, ano? At ayan, tapos na yung ating first layer ng capping. Linisin lang natin siya ng maigi kada pasada. So dito sa capping, dragging technique lang tayo. Mga 3 hanggang 4 pasada, kaya na niya yung punuan yung capping natin. Pero depende pa rin yan sa setting at syempre sa kamay nyo.
So dito pala medyo napabilis yung aking hila, kaya medyo halos pantay na pantay lang siya sa plate yung unang pasada ko. May reinforcement naman siya, kaya lang konting-konti lang mababa siya. Pero naisip ko na dahil i-grind naman natin siya, nag-decide ako na ipagpatuloy na lang yung pangalawa hanggang pangatlong layer. Kasi pag pinatungan ko pa uli itong first layer ko, baka naman ka ako lumagpas naman sa 1/8 inch na maximum reinforcement. Kaya hinaya ko na lang siya. Habang nagkakaping tayo, balik tayo sa Japan. Sa Japan naman, ang ginagawa namin doon ay mga transformer at mga control panel box. Maninipis lang siya, nagre-range siya ng mga 1mm hanggang 2.6mm yung mga kapal ng bakal na tinitira namin doon. Doon naman nahasa akong mag-epcow kasi epcow na stainless yung gamit namin doon at TIG welding. So umabot ako ng 3 taon sa Japan, diretso, walang uwian kasi 3 taon lang maximum noon. Pero ngayon alam ko, renew-renew na lang. Balik ulit tayo dito sa ating testing. May time limit ba? Meron. Kapag flux core, 45 minutes kada plate. So kung 4 na plate ang titirahin mo, kailangan matapos mo siya ng 3 oras. 45 minutes, sobra-sobra na yan. Kaya gamitin natin siya ng wisely. Huwag tayong magmadali. At may mga nagtatanong din, paano daw ba mag-register sa CWB? Ang company po namin ang nag-register sa amin para sa exam na to. Kaya hindi po namin alam yung registration kung paano. Pahila ba o pasulong ang welding direction kapag epcow? Base sa aking experience at base na rin sa mga tutorial na napapanood sa YouTube, pahila yung ideal na welding direction kasi mas maganda yung penetration ng pahila kesa sa pasulong. So ito na yung ating last layer ng ating capping. Nag-umpisa ako alas 8:00 ng umaga at pagtingin ko kung ano oras ko natapos, 8:33. So natapos ko siya ng within 23 minutes. At syempre, i-grind pa natin at ikakat natin yan. So meron pa tayong tirang 22 minutes sa ating 45 minutes. So kung magpa-practice kayo sa company, maganda, orasan nyo din yung galaw nyo para hindi kayo pressure kapag ka-actual test na. Siyempre, para malaman nyo kung yung 45 minutes ba ay sobra o kulang pa sa inyo kasi iba't iba naman tayo ng galaw eh. Pero para sa akin, saktong-sakto lang yung 45 minutes na yan para sa akin. So linisin lang natin ito ng maiging maigi bago natin dalhin dun sa instructor. Ayan, tapos na tayo sa ating first position at dadalhin naman natin ito sa milling. At habang minimiling yung backing plate ay magpuproceed na tayo sa horizontal. So ito na yung itsura niya mga kabakal, 3 layer yan. So dito medyo napublish yung first layer ko kaya kung mapapansin nyo parang 2 layer lang siya. Pero sa tingin ko, pasok pa rin naman siya. So dako naman tayo sa 2G or horizontal. Dito naman, dun lang tayo sa walang bevel na side pwedeng magumpisa. So dapat nasa baba siya kapag itinak natin siya. Sa unang root pass, diretso lang siya, walang tigil. Dun naman niya tayo patitigilin sa pangalawang root pass, sa may bevel na side. Guguhitan niya ulit yon kung saan tayo titigil. Tapos tatawagin natin siya bago tayo magpatuloy. Dito, once na maitak na natin siya, hindi na natin siya pwedeng tanggalin. Hindi katulad ng 1G na pwede mo pa siyang ipakita dalhin dun sa instructor. So napaka-importante na tawagin natin siya every time na titigil tayo bago tayo magpatuloy. So ganun din sa vertical at overhead. At ako, lagi kong nililinis ng wire brush yung plate ko bago ako maghinang para sigurado akong malinis yung plate ko. And lastly, testingin natin yung setting natin kung ayos na ba. Dito sinet ko ng 26 yung voltage ko at around mga 330 yung wire speed. Dito importante yung angle ng welding gun natin. Kung pagmamasdan nyo yung sa akin siguro around mga 30 to 35 degrees. So habang nagwe-welding ulit tayo, balik ulit tayo dun sa welding journey ko. So pwede nyong i-mute na lang yung sound kung ayaw nyong marinig yung welding journey ko. Kesa naman sa tunog lang ng pag-welding yung marinig nyo, edi kwento ko na rin siya sa inyo. So ayun na, pagka-uwi ko sa Pinas galing Japan, naisipan ko naman magtayo ng digital printing shop sa Balibago Highway sa Santa Rosa yung shop ko.
So kasosyo ko yung ate ko noon. Nagpiprint kami ng mga tarpaulin, ID picture, mga t-shirt printing. Gumagawa din kami ng mga souvenir sa mga okasyon. Tapos may photo and video coverage din kami. So nagpipicture at video din ako sa mga kasal noon. Kasi nasa Japan pa lang ako, hobby ko na yun eh. Okay naman yung kitaan, kaya lang parang hinahanap-hanap ng kamay ko yung pag-welding eh no. Kaya yun, naisipan ko ulit mag-apply pa Canada naman. At alam nyo, unang apply ko ulit ay naselect agad ako. Tapos yun, habang naghihintay ako na ma-process yung papel ko pa Canada, ayan yung source of income ko, yung printing business namin ng ate ko. Tapos nung malapit na akong makalis, after almost 2 years sa printing business ay nag-decide kami na isara na lang yung business ko at iwan ko na lang yung mga gamit dun sa ate ko. Then nagbukas naman yung ate ko ng panibagong shop na nakapangalan na lang sa kanya. So ito na yung ating first route pass. Pwede tayong magpatuloy sa pangalawang route pass. At huwag natin kalimutan yung titigilan. At syempre para hindi ako makalagpas dun sa linya na titigilan, ilalagay ko itong aking mahiwagang stopper. Kasi pag ang inasahan nyo lang ay yung guhit na ginuhit ng instructor, hindi nyo makikita yan. Kaya mas maganda talaga may stopper tayo. So kayo nang bahala sa stopper nyo na mag-fabricate. So adjust natin sa taas na mas komportable tayo. At kung makikita nyo, ilang beses ko siyang driniran bago ako mag-welding. Dito naman sa pangalawang route pass, medyo nakatingala na yung ating torch angle kung makikita nyo. Nung nakatungtong ako dito sa Canada, hindi pa din ako makapaniwala nung una kasi ang alam ko, pag Canada, mga college graduate lang yung tinatanggap eh. Akala ko nga, madeden na yung visa ko nung naghihintay pa lang kung ma-process yung papel ko sa Pilipinas eh. Pero sa awa naman ng Diyos ay na-approve at akalaan nyo, ang bilis ng panahon, by the recording of this video, September 4, 2023, ay 4 years mahigit na ako dito sa Quebec, Canada. So March 2019 ako nakarating dito and after 2 years and 5 months ay nakarating na rin yung mag-in ako dito. Linisin lang natin ang mabuti to bago natin ipakita sa instructor at yan na yung itsura niya. So after ma-check ng instructor, i-check lang natin kung may mga tirabang slug sa dugsungan bago tayo magpatuloy. Tapos pag naituloy na natin yung huling route pass, tatawagin naman uli natin yung instructor para naman check-in at doon ay pwede na tayo magpatuloy hanggang capping. Ganun lang lagi, wag lang natin kalimutan na tumigil kung saan tayo pinapatigil. Sasabihin naman yon, kaya lang pag nasa Quebec kayo, malamang sa malamang ay French ang salita ng instructor nyo. Pero may mga nag-i-English din naman. So ito na yung itsura ng ating route pass sa horizontal. Tawagin lang natin yung instructor para ma-check niya. Ano ga? Naintindihan nyo ga? Ako din eh, hindi ko naintindihan. Hindi, biro lang. Siyempre naman, naintindihan natin yun at hindi naman sa pagmamayabang. Sa 4 na taon ko dito sa Quebec, ay kaya na nating makipagsabayan sa French. Sa katunayan nga, naabot ko na yung level 10 sa oral French, kung saan level 12 yung pinakamataas at level 7 naman sa listening. So nag-exam ako sa TCF, kung sa English para siyang IELTS. Nakadalawang exam ako at inabot ako ng halos 3 taon dito sa Quebec bago ako nakamit yung level na yan. Muli, hindi po ako nagyayabang. Ito ay para ma-inspire lang kayo. Lalong-lalo na dun sa mga kababayan nating nandito sa Quebec. Kasi talagang dito ay French yung official language sa Quebec. Anyways, dito naman sa field pass natin, yung setting, pares lang ng route pass. Siguro sa capping na lang tayo magbababa mamaya ng konti. May mga nag-comment nga pala dun sa isang video ko kung saan pinakita ko yung procedure ng CWB na 1G position. Bakit daw may distortion? Dito kasi sa EPCAO qualification na ito, hindi naman nila chine-check yung distortion kaya okay lang kahit distorted. Hindi ko alam kung bakit kasi sa Japan nung nag-testing ako doon, tiningnan naman nila yung distortion. So kanya-kanya kasing standard yan. So after ng dalawang field pass, ito na yung ating first layer ng capping. So nag-decide ako na hindi na baguhin yung setting ko. Nasa sa inyo pa rin naman niya, kung gusto nyong babaan, pwede naman. Ang validity pala nitong qualification na ito ay 2 taon. Kaya every 2 years tayo magre-renew. Sa renewal, isang plate lang ang titirahin natin. Tapos pag lumagpas na sa expiry date, meron tayong 3 buwan na palugit para mag-renew. At kapag lumagpas pa tayo doon, 4 na plate na ulit yung ating titirahin.
Required ba talaga ang apat na posisyon? Depende yan sa inyo kung ilan lang yung kaya nyong ipasa. Kung plat lang yung kaya nyo, ay di plat lang ilalagay sa card nyo. Pero ang importanteng dapat nyong malaman ay kapag plat pa lang ay hindi na kayo nakapasa. Hindi na kayo patutuloy ng instructor sa 2G, 3G at 4G. Kaya kung unang beses pa lang kayo magte-testing ng CWB, payo ko na masterin nyo muna yung plat position. Ito nga pala yung sample ng CWB qualification card. So dyan makikita nyo kung ilang position yung naipasa nyo at yung expiry date. Ito mismo yung card ko pero in-edit ko na lang yung name ko at yung name ng employer ko. Alam nyo na, for security purposes. Pag meron kayo nito, mas may advantage tayo. Pag halimbawa tapos na yung kontrata natin sa company natin dito sa Quebec, tapos gusto nyo nang lumipat ng ibang province, mas madali kayong makakahanap ng employer. Yes, pwede namang lumipat ng employer. Basta tapusin nyo lang yung kontrata nyo at magpaalam syempre kayo ng ayos sa inyong employer. Dito kasi sa Quebec, madami naglilipatan papuntang English province. Gawa nga na ang language dito ay French. So madaming nahihirapan na matutunan yung salita nila. At medyo matagal kasi ang PR process dito sa Quebec. Ito na yung ating pangalawang layer ng capping. Pagpasensyahan nyo na at yan lang nakayanan. So dito napansin ko hindi sila ganun kahigpit sa appearance ng capping. Huwag lang talaga yung mga sobrang umbok na tapos wala na sa linya. So, alam ko naman mas marami pa dyan mas magagaling sa akin at tanggap ko naman yun. Kasi hindi naman ako araw-araw nag-welding kasi more on maintenance repair yung trabaho ko dito ng mga heavy equipment. Kaya kung ilalaban ako sa mga plate welder na araw-araw nag-welding ng mga column halimbawa, malamang talo ako dun. Sa mga nagtatanong pala kung saang agency ako naka-list, sa Sherto Ahensya Professional, sa Taguig siya matatagpuan. Nag-walk-in lang ako, then nag-exam ako ng employer's exam. Tapos higit isang buwan, tinawagan naman ako na nakapasa daw ako sa exam ng employer at in-schedule naman ako sa employer's interview. Tapos trade test and then contract signing. So in 2 months na hire ako pa Canada. Yung paghihintay naman, inabot din ng 1 taon at 3 buwan mula nung pagpirma ng kontrata hanggang sa maka-flight. Yung gastos naman, more or less 60K kasi may bayad ang language training at yung medical. So, pero yung sumunod na batch sa amin, sa EDI Staff Builders naman kumuha yung company namin kasi dapat pala yung medical at visa application ay walang bayad. Pero kami, pinagbayad pa kami kaya yun, lumipat sila ng agency. So ayan, tapos na yung ating pangatlong layer sa capping. Pero napansin ko may undercut sa itaas ng pangatlong capping. Kaya nag-decide ako na padaanan pa siya ng isang layer. Binabaan ko lang ng konti yung voltage. Sa pagkakatanda ko, isinet ko siya sa 25 tapos mga 315 yung wire speed. Bali, 4 na layer itong aking horizontal. Pwede naman yun. So ayan, patapos na tayo sa ating horizontal. At time check, 9:09 tayo natapos. So 8:15 ako nag-umpisa sa aking plat. So 49 minutes, hindi pa kasama yung grinding at cutting doon. At dahil lahatiin ko sa dalawa itong video na to, ipapakita ko na rin sa inyo yung bend test ng dalawang plate na na-welding ko na. Pero nung time talaga ng exam ay, winelding ko muna yung 4 na plate, then grind, kinating, at saka ako pinabend. So ito na yung itsura niya mga kabakal. So let's say na nag-grind at nakat na natin siya sa 3 piraso at tumako naman tayo sa bend test. Ito na yung 4 na plate ko nung matapos lahat. Mula sa baba, 1G hanggang 4G sa taas. Puti ko, pangit ng horizontal at vertical ko. So ino na ako na kayo, hindi ako satisfied sa dalawang yan. Pero ayos lang yan, igagrind naman natin yan eh. Hindi naman pagandahan ng capping ang labanan dito. Ang labanan dito ay kung may crack ba kapag nag-bend test na. So ito na yung itsura niya nung mag-grind. So ako, kirinand ko muna siya bago ikat gamit ang acetylene. Pwede din naman ang sipkat pero hindi sila nagpo-provide. Kaya magdala kayo kung gusto nyo sipkat ang pangkat nyo. Pwede din namang i-grind muna bago i-cutting. Nasa sa inyo yan. So, ito na yung plot natin. Sabi niya, say correct. Ibig sabihin, okay daw. So, 1-0 na tayo mga kabakal. Not bad.
suitable poison. So, Sabaw? Sabi niya, Sabaw, ibig sabihin, it's good. So, 2-0 na tayo, mga kabakal. Woohoo! Oh, see? Oh, yeah. Who's yan? Rest. Rest, do. Mota, be... What? Mota, black mo. Let's buy. So ayan mga kabakal, tapos na yung ating 1G and 2G. See you sa part 2 ng ating CWB practical test.